Hi guys, welcome back to my channel. Alan is not here, but together we are Roland! Side by na ang crabs. Hindi ko kasi itong crabs, kaya papakita ko sa inyo paano ako kumain ng crabs. Sabi kasi nila, before pa lang, palagi nila ako sinasabihan na, huy, nagda-diet ka ba kasi ang liit-liit mo. Grabe kaya ako kumain, kargador. Kaya ito na nga, papakita ko sa inyo paano ako kumain. At if you're interested in that, please keep on watching. So guys, yun na nga, I already washed my hands. So we'll start na tayo. So guys, ito siya. In-order ko lang siya online. Yung binili ko is yung blue crab. Kaya ito din liver. Kasi hindi ako comfortable na mag-park doon. Wala kasi dito si Alan nasa business trip. So, ako lang mag-isa. Kaya, nagpa-deliver ako. Ito yung link nila. Kung if you are here in Dubai, tapos ayaw mo pumunta ng fish market, may delivery naman sila. I-share ko lang. Okay. Sa Buwana talaga ako. And then, si Allen, nag-meet kami doon sa Cebu. Yung bahay kasi namin katabi lang ng parang ito yung sea and then may konting ganyan tapos road tapos bahay namin. Kaya palagi talaga akong kumakain ng crabs, mga seafoods kasi umaga pa lang may nag-ano na yung anong Tagalog ng suroy. May naglilibot na ng mga seafood. Okay. Tapos ito, favorite ko, at saka yung shrimp. Si Alan kasi hindi siya mahilig ng ganito kasi sa city siya nakatira. Kaya pag nandito siya, hindi talaga ako nakakain ng ganito kasi nahihirapan siya. Or, hindi siya nahihirapan. Ako naman nahihirapan kasi hindi ako makakain diretso kasi I have to make balat pa for him. Make balat, char. Ang harap. Hindi ko test na naman siya. Pag sinabi mong naga, wakwak siya. Gusto mong gagag. Marami bang wakwak sa inyo? Pero honestly, yung fish, grabe ang taba niya. Kita niyo ang taba-taba niya. Talaga sa naga, wala naman ako nakakita. May isang time lang na sabi ng may doppelganger daw. Pero hindi ko naman first hand na experience. Kapatid ng sister-in-law ko, parang nakita niya yung lola ko daw. Pumunta siya sa bahay. Nakita niya yung lola ko. Tumititig daw nung gano'n sa kanya. Tapos, sabi niya, Lola, ano nangyayari sa'yo? Tapos hindi daw sumasagot. Tapos nahindig na yung balikibig niya. Ano kasi siya, my third eye. Biglang may nag-doorbell. Yung sala nila, tsaka yung gate. Parang malayo pa yung distansya. Kaya alam, nakikita mo na yung sino yung doorbell. Kasi yung gate naman, hindi naman yung super close. Yung ganun lang yung may harap. Na Tapos sabi ng ni Ate Virgin, sino kaya yan? Ang tinignan niya, yung lola ko! Tapos, alam mo yun, nandigin ba yung hibo niya? Kasi, nandito yung sa harap niya, tumititig sa kanya, tapos nakita niya yung lola ko, nagdo-doorbell pala. Yung nakakatakot talaga. Okay. Biglang nag-disappear daw yung lola in front of her. Madaming kababalagan dun sa bahay ng kuya ko. Natigil lang siya noong pinadasalan nila, tapos nag-alay sila ng dugo ng baboy. Wala naman eh. Wala. Anong oras na nga ako umuwi before? Wala talaga. Ang sarap. Sabi. So, ayan, hindi ako nag-accessories or whatever kasi makain tayo. Tingnan mo, ang lolo kaya. Ang sarap. Hindi dun sa naga, develop na yung namin eh, yung place namin. Ganda ng plaza namin, yabang. Mabait na mga taga-Naga. Para siyang Las Espadas, char. Para siyang Las Espadas, kakilala namin yung isa't isa.
example, ang nakaka-proud sa Naga is, na-develop talaga nila. Nakita mo naman yung ano namin, lungsod namin. Ang pinalang plano, ano, talagang pag may kaibigan kang dadalhin, hindi na talaga mahihiya. Mga tao dun sa Naga, ang babait, Diyos ko. Except lang yung sa mga suki na mama ko sa PO na hindi nagbabayad ng utang, ha. Naku, shoutout sa inyo. Naga, nakaka-proud yung ano namin, yung place namin. Kahit sinasabihan kaming mga ano, wak-wak. Pero wala namang nagtatangkang bulihin ako. Pero yun na nga. Oh, pangalawan na. Tsaka hindi naman siya naging problem sa... Ay, saro, saro. Hindi naman siya naging problem sa akin yung pagiging naganaga ko. I mean, yung iba na parang nakita natin sa TV na nilalayoan or whatever, hindi naman ganun. Tsaka wala pa nagtangkang magbully sa akin dahil taga Naga. Pero naman, oh, Diyos ko. Para siyang kapis na parang natatakot yung ano, yung hindi naman ko lang kilala sa Naga. Kaya hindi ko alam na ganun pala ka grabe yung ano, yung tingin nila sa Naga na ganito. Kasi every time na napapahilala ko na, hi, I'm Rosely. Kasi dun sa high school na place ko, dun ako nag elementary to high school, kaya kilala namin yung isa't isa. Tapos nung lumipat ako, parang new ano talaga, new people, ganito ganyan. Tapos yung tinatanong nila ako, may wakwak ba? I mean, they're very friendly naman in asking, hindi naman yung wakwak or whatever. Hindi lang nila alam, super nakaka-proud kaya yung Naga. I mean, hindi siya pag-ano, hindi siya pagiging bias, pero ano, sa lahat na napuntahan kong ano dyan sa Pilipinas, yung pinakamalinis na plaza, malaki, o develop, kung ano talaga yung Naga. Very maganda yung plaza. Tignan ka lang yung plaza. At hindi, yung mga tao dyan, wala naman yung issue na parang nangulang or whatever. Walang namang ganong issue. Second, di ako nag-exercise. First, hindi ako nagda-diet. And I eat what I want. I eat whenever I want. Tsaka ma-rise ako. Ito po. Ang laki-laki yung disco. Ano mo? Honest, hindi naman nakaka-effect sa akin yung ano, yung Naga. Kinukwento ko lang sa inyo na parang baka masya kaya. Kasi maganda yung place. Mababait ng tao. Before, gustong-gusto niya talaga ako. Alam mo yung patay na patay talaga siya. Totoo, patay na patay talaga siya sa akin. Anong kapal na mukha ba ng hair? Hindi, totoo, hindi talaga ako ganda. Before, I mean, hindi talaga, hindi ako naman kilay, talagang wala. Tapos, hindi ko nga alam ba't gusto niya ako. Tapos ako kasi, galing ko lang ng breakup noon. And then, parang hindi talaga trusted kasi yung mukha niya. Iniisip, ano kasi, maano akong magbasa ng tao. Iniisip ko, parang, lulukuhin lang ako nito. Before pa lang, message na siya ng message sa akin. Tapos, nagre-reply ako siguro after 2 hours, 3 hours, or kaya bukas na hindi talaga ako interested sa kanya. Tapos siya, message ng message sa akin, ganito, ganyan. Tapos, ito si Alan. Ang kulit! Message ng message, tag. Hindi siya tag na tawag kasi in fairness naman sa kanya, nagpapaalam siya kung pwede siyang tumawag. Tapos yun, every Sunday kasi nagsisimba ako. Yung bahay namin at saka yung simbahan, 3 minutes away. Diba? Message siya, sabi niya. Kasi alam niya kasi nagsisimba talaga ako ng every Sunday. So,
So yun, nag-message siya, uy, baka pwede naman ako sumama. Tapos, sabi ko, sige, sabi ko, saan ka ba nagsisimba? Sabi niya sa city daw, it's 1 hour away from my home. Tapos hindi talaga ako pinapayagan before kasi yung papa ko super strict. Tapos yung mama ko, ano, maingay. Strict din siya. Tapos, dito ako pinapayagan, doon lang ako nagsisimba sa amin lang talaga. Tapos yun, sabi ko, ay, dito lang ako nagsisimba eh. Tapos sabi niya, ah, sige, walang problema yan. Sasamahan kita, yun ang sabi niya. Sabi ko, tapos ako, hindi talaga ako nag-relax. Sabi ko, maka-interested. Tapos ako, being me na super bully and gusto ko talagang itis siya. Alam ko kasi, hindi na siya makakaabot. Kaya, nung tapos na akong magbihis, 5 minutes before 6 o'clock, 6 o'clock kasi yung bus, pumunta na ako sa church. So, nag-message ko sa kanya. Sabi ko lang, okay. Hindi ko naman na-expect. Napupunta talaga siya. Ito na, no? Ito na, no? Nag-ano na siya. Biglang may nag-message siya. Hindi naman ako nag-ano sa nasa mass kasi ako. So, nasa lubang ng church. So, kilala namin yung isa't isa. So, talagang careful ako. Hindi na ako nang gumawa ng cellphone. Tapos, pag tapos ng message, nakita ko na ang daming messages. Talagang, siguro mga 30 messages yung nasabi, papunta na ako. Sige, excited ako. Pupunta na ako. Hintayin mo ako. Ganyan, ganyan. Ay, ang messages. Talaga, super shock ako. Tapos noon, sabi ko, sige na nga, hintayin ko na lang. Kasi, kawawa naman. Pinapunta ko parang, paghintay ko siya. Nandun ako sa grotto ni Mama Mary. So, I was praying. And then, tapos nakita ko na siya. Nandun siya sa motor niya. Ang gwapo-gwapo niya. Gwapo din naman sa kanya. Pero, yung time na yun, talagang gwapo-gwapo talaga. Shit, gwapo niya talaga. Ang hirap. Ang hirap layo. Kasi para sa akin talaga, I really see that in my spouse. Kasi, parang hindi talaga yung profile niya. Parang, cute boy. Akalaan niyo, pang 27th girlfriend niya ako. 27th. Ganun. Yun na, cheek boy and baka may pang 38 gato ganyan pang ano lang tsaka mahirap siyang tanggapin sa amin. I mean, with his cheek boy face and all, parang hindi papasa, yun yung iniisip ko. Pero talaga ang gwapo niya. Ay, Lord, ito ang taba. Tapos tinawag niya, syempre being me there, being so pabebe, hindi ako na siya, pero hinihintay ko siya na siya yung dumawag sa akin. So, uy, sige, tapos sabi naman, sabi yung pagbebe ka. And then, I found that he's okay naman pala. Pero still, I'm very careful talaga. Hindi ko siya yung talagang ini-entertain or like, napakita na nag-walk ko lang sa kanya. Parang, chill lang. Okay, sabi niya, uy, salamat talaga, hinihintay mo ako. And then, doon sa grotto, di ba hindi ko siya dumating na, pinag-pray ko talaga na, give me a sign pag siya na. Tapos yun, paglingon ko, parang nag-slow mo, di ba? From then on, palagi na kaming magkasama, tapos nag-date na kami. And then, yun, after that, pinupuntahan pa niya ako dun sa school ko. Tapos hindi ko siya nilalabas. Ganun ako grabe before. My God, 3 out of 4. Ay, naku, ang sarap. Ano sa menu? Thinking about my 27th girlfriend siya, parang questionable kasi yung character. And then, pero, 27th, hindi naman yun sabay-sabay. Ano siya? One at a time. Kaya lang kasi siya, every time na wala na, palit ka agad. Ganun siya. So, hello sa mga ex ng asawa ko. Kwentuhan naman tayo. Maganda naman kayo sa NS ko. Ngayon, parang kagado talaga kumain ah. Diet. Diyan pa ako nag-exercise. Regarding naman sa so nugget very nice. I love the ganyan. Proud to be na ganyan. So, papakainin niyo ako. Tapos sa crabs. Ganda ka ng marami. Kasi ito, kumain na nga ako nito. Itong lagay na to. Hindi ako sa rice. Siguro, I'm so blessed na lang siguro. Lala. Thanks God. Na hindi ako tumataba.
God's given gift lang talaga. Naubos ko na po. So, that is our mukbang for today. Sana na-enjoy nyo. So, yung chika ko regarding our first meeting ni Allen and then about Naga. And we're proud to be na ganyan. There's no wak-wak in Naga. Naga is love. Proud to be na ganyan. Thank you very much for watching.